Good evening sa iyong lahat guys. Sa mga hinta ko sa Pilipinas guys, Luzon, Visayas at Mindanao, palagi po kayong mag-ingat dyan guys. At maging sa ibang bansa na may mga Pilipino dyan, palagi po kayong mag-ingat. Ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa, sa lahat ng Pilipino, sapagkat malayo kayo sa inyong mga pamilya. Yan. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin sa gabi ito guys, ay ito, ang dami na pala itong kasong ano guys, isinampak kay laban kay ano, Pastor Apollo Carrion Quebuloy. Ang daming kaso na pala ito guys, isinampa dun sa Davao. Pero lahat ng sinampang kaso laban kay Pastor Apollo Quebuloy guys, ay ibinasura ng Davao Prosecutor. Bakit kaya binasura guys, ng Prosecutor ng Davao guys, ang kaso na rape laban kay Quebuloy, bakit kaya binasura? Ha? Kaya dito sa bansa natin guys, wala akong tiwala sa justice system sa atin. Kasi pag kilala kang tao guys, pag kilala ka, pag malakas ang kapit mo, yun nga eh. Yung ang ginawa eh, pag kinasuha nga sila, ibinabasura lang. Kasi ito guys, ito si Pastor Apollo Quebuloy guys, ay bata-bata ito ni Rodrigo Rua Duterte. Bata-bata ito guys, ni Rodrigo Duterte. Si Apollo Pastor Quebuloy. Bata-bata ito guys, kaya yung kaso guys na isinampa sa Davao ay naano, binabasura lang Davao Prosecutor ang kaso na rape lamang kay Pastor Apollo Quebuloy. Hindi lang rape guys, ang daming kaso sinampa kay Quebuloy guys pero binasura lang ng Davao. Kawawa naman yung nirip ni Pastor Apollo Quebuloy. Kasi ito si Pastor Quebuloy guys, napakamanyakas. Dapat ito, putulan ito ng boto ito si Pastor Quebuloy. Dahil sobrang manyak. Sobrang kamanyakan ito. Mga bata. Bata ang minumulis sa niya. Ha? Dapat ikaw, Pastor Apollo Quebuloy, putulan ka ng boto. Ha? Putulan ka ng titi. Ha? Dahil titi mo, napakamanyak ka. Ha? Napakatigasin ha. Tumitigas palagi ang boto mo ha. Apollo Quebuloy ha, yung boto mo palagi tumitigas. Dapat yung putulan ka ng boto eh. Manyak ka. Biro mo, child abuse, mga bata. Mga bata ang inaano mo. Mga bata ang ginagasa mo, bata. Sasabihin mo, anak ka ng Panginoon, gago. Anak ka ng Pinoy Tarantado. Ha? Anak ka ng Panginoon. Ha? Apostol Quebuloy, anak ka ng Panginoon, gago ka. Anak ng Panginoon, ang anak ng Panginoon, walang iba, si Kristo lang ang anak ng Panginoon, wala nang ibang anak. Ikaw, gago ka, Apollo Pastor Quebuloy. Lahat ang sinampas sa iyong kaso dito sa Pilipinas sa Davao, binasura lang ng Davao Prosecutor, binasura lang. Ha? Napakamanyakis mo, ha? Napakamanyakis mong taong animal ka. Winawalang hiya mo ang buhay ng mga bata, ha? Winawalang hiya mo ang buhay ng mga bata. Ang daming kaso sinampasay dito sa Pilipinas na basura lang. Kaya dapat talaga managot ka sa FBI para doon ka litisin. Kasi doon sa Amerika guys, pag sa Amerika guys, hindi masama-sama ano doon, mabaloktot ang justice system sa Amerika. Pero pag sa Pilipinas guys, ang justice system din sa bansa natin, pag inanuhan na ng pira, ang justice system dito sa bansa guys, ang mga bunganga nila naglaway-laway na. Pag naglabas na ng pira yung ano, yun, ang mga bunganga nila naglaway-laway na. Eh, gusto na bilangin yung taglibo. Gusto na bilangin yung taglibo guys. Kaya pag nagsampa ka ng kaso, basura. Diba? Matagal na pala itong kinasuhan si Pastor Apollo Quebuloy. Matagal na pala itong ano. Ang dami na pala itong sinampag sa matagal na. Pero walang nangyari. Kaya ngayon, sa Amerika, sa FBI, mananagot ka, Pastor. Ito, ha? Si Quebuloy, ha? Napakamanyakis ka. Dapat siya, putulan ka ng boto. Wala kang karapatan mabuhay sa mundong ito. Ang dami kang winawalang yung mga kabataan na buhay, ha? Napakamanyakis mo. Gago ka, Apollo Pastor Quebuloy, gago ka. Manyakis, dapat na putulan ka ng boto. Yan muna guys, ang pag-usapan natin guys sa gabing ito guys. Kung saan kayo naroon guys, ingat po, ingat. Yan.